Ako po si Chikina Gumangan. Isa ako sa mga naka-experience sa JAR. Isang araw po, niyaya ko po yung ibang katrabaho ko na maglinis dito sa likod. Na-curious po ako bakit po nakataob yung banga. Una, ginalaw ko siya kasi titignan ko kung gaano siya kabigat. Kung kaya ko ba mag-isa na itaob yun or kakailanganin ko pa ng ibang tao. Hinawakan ko siya. Nakalimutan ko magpasintabi, ganun. Doon ako humingi ng tulong sa iba kong katrabaho na buhati namin yun, itihaya namin yun kasi ang pangit naman po kasi tignan. Kinabukasan, doon ko na naranasan na may something talaga doon kasi bumili ako ng food. Nagulat na ako, bigla ako nangati. Nakakapagtaka lang kasi wala akong allergy sa mga food. Like yung gata na may hipon, then yung baboy, adobong baboy. Iba na yung kati niya. So, nanginga ko ng inyon kung anong pwedeng inumin kasi akala ko siya allergy lang. Doon ko na, una, uminom ako ng gamot na wala. Pero, ganun talaga siya. As in, ganun siya kakati. Iba yung kati niya. Papakita ko po sa inyo yung una kong ganito po siya noong una. Sa noo lang siya. Dito lang. Hanggang sa pag-uwi ko ng bahay, kinabukasan, doon ko na-experience, hindi na ako makatayo. Parang ang bigat-bigat na ng katawan ko. Tapos ang kati-kati na. Then, yung boyfriend ko po, doon niya na ganito na siya kalala. Ganyan. Sobrang lalaki ng pantal. Hindi ko na makilala yung itsura ko. Yan. Sobrang kala mo baboy na pulang-pula. Yan. So, pumunta ako dito. Hindi ako nakapasok ng work ko po. Kasi, iba eh. Hindi po ako makahinga. Tapos, nag-try po ako magpatawas. Then, yun nga po. Lumabas nga po doon na yung jar na pinakailaman ko. Nung pinatawas po ako, nung una, hindi po ako naniniwala dun sa ano, kasi tinanong niya po ako na ano bang ginawa ko. Tapos, hindi pa po ako nagsasalita nun. Sinabi niya na po sa akin na may pinakailaman ka. Yung parang bagay daw po na basta may sinabi po siya na exact na pagkakapaliwanag niya taga is mabigat. Banga po yun. Doon po ako naniwala na opo, na pinakailaman ko nga po yun without permission. Yun. Kaya nagulat ako kasi syempre, na-curious lang naman po ko bakit nakataob siya. Tinihaya ko po para lang po maganda po tignan. Hindi ko naman po expected na may something dyan. Yung after ko po magpatawas, sinabihan po nila ako na pumunta daw po ako dun sa lugar kung saan daw po ako nagkaroon ng something, saan ko daw po nakuha yung mga pantal-pantal ko. Pagpunta ko pa lang dito is para akong nanghihina. Una, pagpasok ko, okay ako. Tapos, pagpunta ko dito sa likod, dun, para kung unti-unti niya ako, parang hinang-hina ako na nagsasorry, sabi po sa akin dun is, mag-sorry ka, di ko naman daw po alam na nagambala ko sila. Ganun po. Then, yung nag-alay po ako, something na egg po, yun, di grabe yung pangina ko po, suka po ko ng suka. As in, pinaparamdam niya na po talaga sa akin na nagambala ko sila. So, nag-wait, yun nga po, sabi po ng magtatawas, mag-wait daw po ako ng 3 days. Nag-wait po ako ng 3 days, then pagpunta ko po dito ng pangatlong araw, doon, nag-sorry pa rin po ako na di ko na po ulitin, na sorry kasi di ko alam yung ginagawa ko. So yun, after po nun, kinabukasan, kahit nawala po siya, nawala po talaga siya, then yung pagpasok ko po, sinabihan ko na po sila na lahat na huwag po nilang pakikailaman yun. Kasi, dun nga po,
sa tatlong nagbuhat, ako lang po yung inano niya. Kasi ako yung unang-una talaga po na nakialam doon. Tinignan ko po talaga doon. Kasi ano po eh, na-curious ako kung gaano siya kabigat. Kasi malaki siya eh. Kung gaano siya kabigat, kung kakayanin ko ba pag ako lang yung nagtaob. Ako yung unang-unang nakialam doon bago yung dalawang kasama. So ako lang po talaga yung pinunteryan niya. Okay, so since nandito na rin lang ako at dala ko naman yung aking mga gamit. And yun nga, napag-usapan namin ni Mike, ni Michael, na titingnan ko yung lugar niya. Dahil meron daw mga kwento, so investigahan ko na to. So, syempre, alam nyo na to, dowsing rod ko. Check natin, ha, kung meron siyang mga key. So, dito siya tumuturo sa spot na to. Tingnan natin kung anong meron dito. Okay. Dito tayo, dito tayo sa side na to. Tumuturo ako dito eh. So, ito yung proper way kung paano gamitin tong dowsing rod. Susundan mo yung flow niya. Ang papalit-palit ka ng direction para alam mo, para ma-establish mo talaga yung tinuturo niya. So, meaning, kahit saan ako pumunta, iisang direction yung tinuturo niya. Okay. So, para po sa kalaman lahat, ito po ay hindi mo pwedeng kontrolin kasi free will siya. Gumagalaw siya ng kusa. So, again, so, nakatalikod ako, pero ang tinuturo niya ay yung sa part ng likuran. So, tingnan natin kung from this direction, doon pa rin. So, dito tayo papunta ngayon. Ito. Yan. So, ito na. Iba na yung pakaramdam. So, this time, nagamitin nyo naman yung senses ninyo. Medyo naiiba na yung pakaramdam. So, meron ng goosebump, may kilabot na. Ibig sabihin, a new sets of energy ay narito sa area na to. May panibagong sets ng energy na hindi sa akin or hindi sa mga kasama ko. Okay, so dito tayo. Pinapoint. So, hanapin lang natin yung tinuturo ng dowsing rod. So, ganito yung klase ng investigation, kaya medyo kung malaki yung i-cover mo, you have to exert ng maraming effort. Yan. Kasi hindi ka po pwedeng hindi sigurado. Okay? So, pansin niyo tumuturo pa din siya doon. So, ito yung direction na dapat kong daanan. But then, from this side, ayan na. So, nag-cross siya dito sa spot na to. So, una, pinpoint mo ng paa mo yung spot para matandaan mo. Kung may marker, lagyan mo ng marker. Say, for example, dito. Lagay natin tong marker na to. So, nakita nyo po yung marker. So, ito yung ano, dito pa rin ako tinuturo eh. Meron na tayong pinatawag na spot dito. Kaya lang, continuously, pag lumagpas ako, tinuturo na ako dito sa area na to. So, pag ganito na yung ini-investigate ninyo, tawagin na niya yung person concerns. This time, yung friend ko, si Michael. So, ito yung spot, no? Mm. Unang spot, dito. And then, continuously tinuturo ako dito eh. Ano bang meron dito sa likod nito? Okay, ito, may access to pa baba sa likuran. Ito ngayon yung hagdan papunta doon. Pwede sana tayo pumunta doon kasi may mga nakaharang. Okay. So, if you like pumunta doon sa baba, ikot tayo. Yan. Okay. So, unang spot kasi dito. So, gusto ko munang malaman, ano yung meron dito? Meron bang pag pumasok dito, may mga nakaka-experience ba ng kakaiba? May, oo. May mga narinig ako kasi nga, sabi ko, bihira ako dito. Mm-hmm. Pero may mga kwento na meron nakita, parang meron sila ditong nakitang nakatayo. Either may nakatayo o may dumadaan, yeah, may nawawala. Oo, yeah. Mga ganun. So, ibig sabihin, tama po ano sa spot, pero tayong spot dito. Ang tinatawag po nating spot is yung mga
kung saan nag-i-emit yung energies. Mm-hmm. So ito, yes, maaring may isang entity na tumayo dito, mm-hmm, o kaya dumaan dito, so nawawala, tumutuloy dito. Kasi okay, continuously tinuturo ako doon. So, okay. O, sige, at dahil hindi tayo makakaraan dito, pababa tayo, okay, para puntahan yung spot. Come on. Okay? Dito. Dito tayo, wow, pupunta ngayon. Yan na. Oo. Ito yung... Ito na, ito na. Nag-start na. Tara. Ito yung likuran. Yung tinuturo mo, nandun tayo kanina sa taas. Yan yung pababa. Yan yung pinto dito. Yan na natin na. Okay. So, kukonfirm natin kasi kanina nung nandun tayo sa taas, oh, yan, yung area, no? Tama yun, ba? Yun, oo. Okay, so, mula dito, confirm natin kasi parang tinuturo niya pilit yung area na yan eh. So, anuman meron dyan sa area na yan, so tinan mo ha. So, again, ito po yung proper way. Hahanap ka ng iba-ibang direction at tinan mo kung saan ituturo. So, same. Yung pinpointing niya doon pa din. So, tingnan natin na bakit. Kasi yan yung... Nandun tayo kanina sa taas eh. Okay. Yan yung pinto. Bababasa na tayo doon kaso may mga nakaharang lang. Yan. So, eto. So, ibig sabihin, ano man yung entities na nagpaparamdam doon sa taas, eh merong siyang lugar na hinahanap o pinupuntahan. So, tingnan natin, bakit ba? Ano bang meron dito? Yan, oh. Diyan siya tumuturo. Oh. Ang kahit lumapit tayo, same spot yung ituturo niya. Yan. Tingnan natin. Ayan yung turo niya. Doon pa rin. So, doon pa rin. Oh. More or less, dito siya nagtuturo sa area na to. Ano bang meron dito na pwede niyang puntahan? Ano ba yung mahalaga sa kanya dito sa area na to? So, tingnan natin. Yan, oh. Diyan palagi, oh. Ulitin natin, lalagpas tayo dito para... Tingnan natin, saan talaga yung spot niya. Okay. So, ito. Ito yung area. So, ina-narrow down natin ngayon. So, mula dito, ito na yung area niya. So, dadahan-dahanin ko lang para makita ninyo na kapag ako ay lumagpas diyan, babalik na naman siya. Okay. So from here, lumiko na siya. Ibig sabihin, wala na dito yung hinahanap niya. Ha? So again, ulitin ko ha. So guys, tingnan niyo po. So ito, nakapix ako. Aakbang lang ako dahan-dahan. Tingnan natin kung saan tuturo yung dowsing. So yan. Ito yung spot. Dito siya tumuturo. Ibig sabihin, magmula dito sa tinatayuan ko ngayon, itong direction na to, dito yung tinuturo niya. So, ibig sabihin, kung paghahakbang pa ako ulit, babalik na siya. Kasi nandun yung hinahanap niya. Okay, so using our senses, hanapin natin. Okay. Ito yung spot, yung tapat nito. So, medyo may tingling dun sa dulo ng daliri. So, parang may kumukuryente from here. So, baka mamaya may piloso pong nanonood sabihin, baka may kuryente yung bakal. Hindi po. Ibig sabihin nandito. And I think, yung jar, meron tayong jar dyan. Yan. Yan yung tinuturo. So ngayon, sana kung may lalabas natin yung jar, malalaman natin na sa jar magkocross ito. Lalabas natin yan. Thank you.
pupuntahan ko muna yung lugar na pinanggalingan ng jar para ipakita sa inyo na kanina doon siya tumuturo. Ibig sabihin na sinusundan niya yung jar. So pupuntahan ko muna yung lugar kung saan ang galing yung jar. So tingnan niyo ha. Ito yung pinanggalingan ng jar. Dito ko itututok siya. Tingnan natin. Okay, so hindi na siya nagko-cross pero hinahanap niya pa rin. Yung area o. Oh, hinahanap niya. Again. Tingnan natin. Tingnan niyo. Dahil wala na yung jar dyan, hinahanap niya ngayon. So mula dito sa pinanggalingan ng jar. Okay, tingnan natin. Saan siya pupunta? Okay. So yung direction ng jar yung hinahanap niya talaga. Tatalikod ako ngayon. Mula dito pa rin. Okay. So may isa, ibig sabihin merong kakaibang energies na nandoon sa loob ng jar kasi hinahanap niya. Okay? So tingnan niyo yung direction niya. Nakatutok sa jar. So dito tayo. Malapit na tayo sa jar. Tingnan natin. Kung eksakto bang tatapat siya. See? So ito na. Katabi ko na po yung jar. Ito na. Yan. Ngayon, kocross ako. Tatapatan ko yung jar. Tingnan natin. Okay. So, wow. Sakit sa ulo ah. So, using psychometry, check natin anong meron sa jar. Sir, Michael, ito bang jar na to inabutan mo na dito? Hmm. Okay, so, una, nakita ko na galing siya sa isang malayong lugar at mukhang iniregalo doon sa dating may-ari naman ito. Tapos before, nakalagay siya somewhere malapit sa hagdanan. Ito? Mm-hmm. Malapit sa hagdanan? Nung inabutan mo siya, saan mo siya nakita? Nung na-acquire mo itong area na to? Saan ba unang nakita to? Saan? Dito? Dito na lang siya. Kumbaga, nakatambak na siya dito. Oh, yeah. Okay, so, ayan. May energy siya. So, ibig sabihin, itong jar na to, nagkaroon siya ng part dun sa mga dating nakatira. And, kapag po ang isang bagay ay vessel o empty, hollow, nagiging tirahan po ito ng any entities na gustong mamahay dito. So yeah. Ibig sabihin, kaya ito ay tinuturo, may tumira dito. So kung ano man yung nandito, siya din yung nagpapakita dun sa taas. Siya yung nakatira dito. Okay. Ang tanong, dapat bang katakutan? Ang sagot po, hindi. Hindi siya dapat katakutan kasi vessel lang po ito. At any given moment, pwede po itong ma-cleanse. Pwede itong linisin, ma-cleanse, matanggal kung ano mang entities ang nanirahan dito at useful na ulit siya, pwede niyong gamitin. So hindi po ito yung klase ng mga bagay na pag nakakatakot na, tatapon mo na, babasagin mo na, sisirain mo na. Hindi po. Ito po ay vessel, pero pwede itong ma-cleanse. Okay? So, simple lang po yung way ng pag-cleanse. Pwede tayong gumamit ng sage, incense, salt and water. Pwede mo siyang linisin ng salt and water. And then, pabayaan mo ng maghapon sa arawan. That's it. Maki-cleanse na siya from any energies, foreign. Sound. Diba? Mm. Pwede ring sound using the Tibetan bowl. Patunog ka ng sounds sa paligid nitong jar. Mababasag yung energies. So, yon. Mike, ito yung isa sa... Ito okay. Lang yung isa sa medyo naging sa lahat, problem overall. Dito. Yes. Okay. Simple lang, diba?
malaki yung lugar, pero meron lang isang lalagyan. Sabihin, hindi siya dapat katakutan kasi ito lang yun. So ano man yung entities na tumitira dito, ngayon kung gusto nyo na mag-coexist dun sa entities, ihanap mo lang ng space yung jar. Space. Oh, yeah, yeah. Para, nare, nilagay natin dun yung jar sa corner. Yeah. Makakapagbigay ka ng warning, kaya huwag nyo galawin yan. Oh. At least, walang gagalaw. Kasi, nilaan natin yung space para dun sa entity. Diba? Kasi gaya nga ng... Bibigay natin na to sa kanya kung yun yung plan. Yeah, oo. Pero kung ang plans natin ay gamitin ito as a decorative materials, pwede natin i-cleanse. Willing ako. Kasi na, ay, alam mo naman, halos lahat ng pwesto ko eh, meron. Mm. And pinagbibigay naman natin kung ano yung gusto niya. Gusto niya. So ito, for now, I think ito gusto niya. Hindi natin papakailaman ito. Lagay na lang siya. Ilalagay natin sa isang place na hindi siya maiistorbo. Tama. O magagambala. So, yan po yung isang way kung paano ka mag-coexist with the different entities na kinatatakutan ng iba. Isang way po yon. Mahalaga, alam mo na nandun siya. And warning lang po, kapag ito ay binigyan mo ng space, dapat alam ng mga tao sa paligid mo na yung space na yon ay para sa kanila na. At huwag na kayong mag-invade. Kumbaga, binigyan nyo siya ng teritoryo, tapos guguluhin nyo rin. So, doon na po yun magagalit. Okay. Yung ginawa po namin ngayon, ng, in my terminologies, ang tawag ko dito is meta-cleansing. So, una-una, i-investigate mo yung lugar, hahanapin mo kung nasaan yung source. Kung nasaan yung source ng mga kakaibang bagay na nangyayari. And this time, na-pinpoint po namin na merong isang jar na naglalaman ng isang entities. And true enough, hindi naman namin alam na meron pala talagang naka-experience dito. So, malalaman po ninyo kung anong nangyari doon sa taong nagkaroon ng experiences with the jar na na-pinpoint ko. So, ngayon, iwanan ko sa inyo yung paalala na anumang bagay na kakaiba para sa inyong paningin ay huwag niyong basta-basta gagalawin unless higi mo na kayo ng permiso. Lalo-lalo na kung pupunta kayo sa ibang lugar o sa ibang bahay na hindi naman kayo pamilyar. So, doon po pumapasok yung iconic line ko na hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Lagi kayong magbibigay ng inyong pasintabi o yung sign of respect. Pwede kayong magsabi lang, bumulong lang na dadalaw lang po ako dito, wala po akong intention na guluhin kayo. So, i-state nyo palagi yung intention ninyo. And sa ganyan pong pagkakataon, magiging at peace kayo at hindi rin kayo gagalawin ng anumang entities na ma-encounter nyo doon sa lugar. Nandito tayo doon sa second location. This time, tingnan natin kung anong pagkakaiba nito kaysa doon sa una natin pinuntahan. Although, pagpasok ko dito, may naramdaman na ako eh. Kaya lang, syempre, kailangan natin siguraduhin. So again, tingnan natin yung galaw ng dowsing natin. And it's pointing on that direction. Yan. Ito yung spot na tinuturo niya. Itong lugar na to. So dito ako pupunta kasi dito yung turo niya. So ito yung spot. Ngayon, distinguish natin ano to. Anong klaseng entities yung meron dito. Okay? So based doon sa pakiramdam, based sa mga pakiramdam, sa senses, yung nandito po ay hindi po elemento. Ito po ay ghost. O isang typical na tawag is multo. So, kaso, itong establishment na to is, siyempre, walang tao. Siguro, later part siguro, baka sakali makakuha tayo ng info mula sa kay Sir Michael. So, ito yung second na location ano, na pinuntahan natin. And since na-acquire mo to, na dating, ano to, dating opisina.
So hindi na natin, huwag na natin magitan kung anong opisina. Kung ano, yeah. Pero dati itong opisina, definitely may mga taong nag-work dito. Okay, so meron kasi akong nakuhang spot, which is dito, sa area na to. And based, ayan o. Based sa pakiramdam, merong goosebump, may konting kilabot. So pero pinakamaganda, titingnan ko siya, titingnan ko yung lugar, kung ano siya dati, kung anong meron dito. Okay. So, dito sa part na to parang may cubicle eh. So, more or less, may mga division, may mga harang-harang. Or, parang dito sa part na to parang meron mga waiting area, tapos dito may parang table. Tapos, before, nung kung ano to before, nung hindi mo pa na-acquire. So, nung bang ito buo siya, nakarapaso ka dito? Hindi. Hindi na. Hindi mo na siya naabutan na bukas. Oo. Okay. So nakita ko kasi meron table dyan, parang ganyan. Tapos dyan sa part na yan may mga upuan. So merong nakaupo ditong babae. Sa kanya nag-registered yung spot. So, kung babalikan natin ngayon, ang tanong, ano nangyari yung sa babae? Bakit nag-registered yung energy niya dito? So it's either yung babae ay namatay na or nagkaroon ng malumahang sakit o kaya naman nagkaroon siya ng negative experience dito sa spot. So yun yung mga possibilities. So yun yung reason kung bakit nakaka-pick up tayo ng mga negative energies sa isang lugar. Hindi lang naman laging pata, hindi laging multo, hindi laging mga ano. Pero this time, meron akong na-pick up dito. So siguro somehow, baka sakali malaman natin. Ano? Oo, yeah. Oo, okay, we'll so, start to investigate. Tignan natin yung taas. Okay, tara. Let's go. Let's go. Ito na. Lakas, no? Ito, totohanan na to. Totohanan na. Dito, dito rin, bro, dito rin, no? Ito, mas malakas to. Oo. Pag hindi kayo kinilabo dito, ewan ko na lang sa inyo. Oo nga, eh, meron nga eh. Dito, oh. Grabe, ah. Uy, may bata. May bata dito. Dalawa. May dalawang bata. Hindi ko kayo guguluhin, ha? Tititingnan lang ako. Bakit nandito pa kayo? Uy, daan. Harap, kailangan ko yung kandila. Mayroon ditong ano? Yung isang maliit lang na violet. May bata. Dito may dumudungaw dito. Ito bro, sigurado ako mayroong mga naka-experience na may nakikita dito eh. Yung mga dumudungaw. Bakit may bata? Anong ginagawa niyo rito? Yun! Dito sila. Bakit kayo nandito? Pero makong ghost box. Pero makong ghost box. Ghost box daw. Ghost box. Kuya, may bata kayo nakikita dito? Meron dito kayong na-experience na bata? Tay, tanong ko lang, no, kasi may nakita akong dalawang bata. Kayo ba, meron kayong nakita? Naramdaman ko lang po. Naramdaman mo? Na, kasi doon po ako natutulog eh, sa baba eh. Sa baba. Naramdaman ko po silang naghahabulan doon sa may hagdaan, papakit dito. Kasi gumaganyan po eh. Kaya hindi po ako umakit dito. Mayroong ano, meron bang
experience dito ng ano, nakakita ng isang dalagita. Ala, sa akin po, ala, hindi pa po, wala. Pero ramdam ko lang po. Kasi pag naramdam ko ganun, hindi naman po ako lumalabas ng kwarto namin. Pero ramdam po talaga yung nagtatakbuhan. Tatakbuhan sila, dire-diretso dyan. Meron tayong dwellers dito, dalawang bata. Tapos merong isang parang dalagita. Gusto ko ma-establish natin yung connection between them. Yung bata and dalagita. Okay. Hanapin natin yung spot nila talaga, kung saan sila masyadong malakas. At doon tayo. Okay. Ito na. Ilaw ng camera. Nagpi-flicker yung cellphone nyo? Nagpi-flicker, oo. Nagpi-flicker yung cellphone. Lang, tuloy mo lang kasi. Tuloy mo lang, ma'am, kasi baka may mahagip ka. Nagpi-flicker. Ito na sila, oh. Okay. So, ito yung spot. Ayan na. Diba? Sobra na. Lakas dyan. Ito. Ah! Welcome ba ako dito? Okay. Last year. So, dito tayo. Nag-establish tayo ng communication. Kapitol, sandali sila. Oo. Medyo dim tayo ng light. Pag-usap sa inyo. Mga spirito nga rito. Pinatawalan ko kayo. Hindi na natin panawalan. Sagutin niyo ako sa mga itatanong ko. Ilan kayo na naririto ngayon? Tatlo. Naginig niya? Sumigaw? Tatlo. Naririnig yan sa recording. Ulitin ko. Ilan kayo na naririto ngayon? Sagutin niyo ako. Ilan kayo narito ngayon? Pwede ko bang malaman ang pangalan ng isa sa inyo? Ikaw na babaeng narito. Anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Huwag kang matakot. Ano ang pangalan mo? Ano ba? Babaka yung sumagot eh. Ano ang pangalan mo? Pwede bang pakiulit? Chacha? Tama ba? Ikaw ba si Chacha? Ikaw ba si Chacha? Chacha, tama ba? Ikaw ba si Chacha? Sagutin mo ko, anong ginagawa mo rito?
Alino, pero hindi ko magandiyan. Anong ginagawa mo rito? Kasama mo ba yung dalawang batang na tumatakbo dito? Halika rito. Lumapit ka dito. O ikaw, boy. Anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Matawa, dalawa. Chacha, kasama mo ba itong dalawang batang narito? Kasama mo ba sila? Sige. Hindi ako magtatanong, sabihin niya ano gusto niyo sabihin. Anong nangyari sa inyo? Hindi malinaw yung salita eh. Ulitin ko, pwede ba kayong nakausap? Pwede ko ba kayong nakausap? Ano? Narinig mo yung bata? Ano? Boses ng bata? O ikaw, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ikaw, yung sumagot ng ano? Anong pangalan mo? Ano? Pakiulit mo siya. Anong pangalan mo? Dito ka sasagot, gagamitin mo itong hawak ko. Anong pangalan mo? Ano ang tawag nila sa'yo? Ano? Andiyan yung babae sa likod mo. Halika rito, anong pangalan mo? Ikaw ba si Chacha? Ikaw ba si Chacha? Sagot. Chacha. Cha nga, pangalan, cha. Bakit ka narito? Cha, bakit narito ka? Bakit narito ka? Bakit ka nandito? Sagutin mo ako, huwag ka matakot. Bakit ka nandito? Huling tanong ko sa inyong tatlo, gusto niyo na bang tumawid? Ha? Nasalit yung isang bata eh. Uulitin ko, gusto niyo na bang tumawid? O iwanan ang lugar na ito? Gusto niyo na bang iwanan ang lugar na ito? Sagot.
Oo, yung isa sumagot na oo. Uulitin ko yung tanong, gusto niyo na bang iwanan ang lugar na ito? Gusto na. Sagutin niyo muna ako. Bakit kayo narito? Ano niyo ang lugar na to? Ano ba to para sa inyo? Dito ba kayo nakatira? Ala, parang mga ala-ala lang. Ala-ala lang. Mga ala-ala lang. I mean, memorable sa kanila itong lugar. Taga dito ba kayo sa lugar na ito mismo? Taga dito ba kayo? Sagot. Sagutin niyo ako. Hindi. Hindi sila taga rito. So, ito ay mga ligaw. Nag-stay dito. Gusto niyo lang tumawid? Gusto niyo na bang tumawid? Iparinig niyo sa aming lahat ang sagot. Gusto niyo na bang tumawid? Yes. Yes. Dinig niyo yung yes? Hindi. Pero ko lang, ha? Lumamig. Ramdam niyo, lumamig. Paligid. Hali kayo. Pwede na kayong tumaan at tumawid. Yan. Dadaan po dyan yung isa. Yung isang bata nandiyan, dadaan. Yung isang bata nandito. Paul, gusto mo makita? Paul, gusto mo makita? Ayaw. Ha? Okay. Yan na, patawid na sila. Bakit ang dami? May nararamdaman po kayo dyan sa gilid niyo? Sa labas? Meron po?
Wala na? Wala kayo naramdaman na? Yung isang bata ayaw tumawid eh. Ayaw niya. Ha? Parang hilahawi yung paa ko rin. Oo, oh, ngayon hahabol ka. Nako, bilis. Hawi ako. Bilisan mo. Huwag mo nang tawagin yung nasa baba. Hindi sila kasali. Tawid. Close natin. Yes, sir. Sorry, Lou. Close with him. So with her. Nominee, for 3 years, 2 years, it's really too soon. Parang may sinundo yung isa. Ah, ako po si Albert Violante. Bago lang po ako dito, pinaano ako ni ma'am dito, pinatira. Ngayon po, nung naramdaman ko lang yan, nung para silang naglalaro, nagtatakbuhan, dyan lang po sa taas yun, pasagdan, pataas. Tapos yung kanina naman, nakapokus naman po kasi sa inyo, nung ano, talagang tinitingnan ko, pati paligid yung mga taas-taas nyo, tinukunan ko pa nga eh. Eh nung ano, bigla na lang may humawi rin eh. Nagulat po ako, malamig yung humawi. Kaya ako napasigaw eh. Kaya bumaba na po ako eh. Baka mamaya sundan-sundan ako nun eh. Dito pa naman ako natutulog. Yung tinatawag ninyo eh. Hindi, ano yung sabi niyo ano? Lumapit kayo dito. Sabi po ninyo. Eh, parang nag-apor eh. Kaya po lumayas na ako dun. Nagulat ako. Ano po, hinawi. Parang hinawi itong binti ko nito, hinawi. Kaya nadasog pong ganun eh. Oo, sa malamig. Malamig yung pagkakahawi niya. Talagang umusuntong pa ako, kaya nasigaw akong konti. Kasi sa amin, sa probinsya namin, eh meron din pong ganyan, pero ala pa akong na-experience, na katulad nung kanina. Nakakatakot po ah, kaya nga po umalis ako dun eh, bumaba na ako dyan eh. Yeah, itong pwesto na to kasi, most of the time, bago ako muna ng pwesto, eh iniimbestiga ako muna, tinitingnan ko yung, syempre, it's business, yung foot traffic, etc., etc. So, kung may kababalagan akong napansin nung una pa lang, hindi masyadong clear, but I felt something. Oh, meron. Especially doon sa may hagdan, doon sa gilid, and dito sa area na to. Doon ako may naramdaman. But still, kasi most of the time, dumadaan lang ako, saglit lang, as in like, within 5 minutes, then I leave. So, hinahayaan ko lang. Until such time today, dahil nga binisita ako ni Ed, so sabi ko, tignan na rin natin to. So, good thing, I think everything is okay naman. Whether they stay or not, it's okay. Mukhang okay naman yung nandito. And mostly they are ghosts. So, for me, it's okay. Wala naman something alarming about what's here in this place. The actual investigation, nagsimula yung aking feeling, no? Yung aking nararamdaman about the, yung strong energy was during paakit tayo. From that point dito until pag-akit dito, a little there, sa harap, then ang ano talaga, most of the energies are here. Nandito yung concentration energy sa room na to. Kung saan ka nag-perform ng rituals. So, ayun. Thank you, Ed. At least, marami tayong nadi-discover. At marami pa. Marami pa tayong gagawin together. Ayun. Once again, thank you. Yung ginawa po natin ngayon ay nag-conduct tayo ng another investigation dito sa isang lugar na pagmamay-ari pa rin po ng isang ng aking dating kasamahan at isa ring paranormal enthusiast. So, itong lugar na to ay na-acquire niya. But plano niya itong buksan sa isang negosyo. So, pagpasok ko pa lang po dito, may mga nasagap na ako, may mga naramdaman ako. And ang nakakagulat is
dito sa taas mismo, may mga tumatakbo. May dalawang bata akong nakita at isang dalagita. So, nag-conduct tayo ng set ng ritual, o yung parang communication, spirit communication, nakipag-usap tayo. May mga nakuha tayong sagot. In the end, pinatawid natin sila. O, kasi hindi naman sila dapat manatili sa ganitong lugar dahil hindi na sila belong sa human realm. So, dapat natin silang patawirin sa mundo ng mga espiritu. Medyo nagkaroon lang ng paniting dahil noong una, dalawa lang yung tumawid, naiwan yung isa. And then bigla siyang humabol at tumakbo. So ito po yung isa sa mga ginagawa ko, yung pagpapatawid o pagbubukas ng spirit realm para makatawid na yung mga espiritong na-trap dito sa earth realm o yung tinatawag natin mga earth-bounded soul or spirits.